Jesus, man, Jin. Let's go. Eto na yun. Init nito. Mga kaibigan, sino talaga yung talagang kaya i-justify yung mga theme song nila? Kayo nagtataka kung ano yun, search nyo sa YouTube. Yung mga ginawang theme songs ng mga teams na to. Ahong Dragon para sa SGD and Palagpalag para sa upper level. Shoutout kay Rod Phil, pero ito, sinasabi ko dito, ang storya nito, ano nga ba ang mas mataas? Ang pag-ahon ba ng dragon o yung upper level ng U level? Okay. So, wala naman tayo nakikita nga, no? Into the draft na parang any out-of-the-box pick dito. Pero I would want to stress out kung gano'ng ka-successful pa rin yung si Lina ngayon, ha? Sa running game natin. Although, Hylos din. Sa totoo lang. Pero ngayon, walang Hylos kasi. Ako, may nakikita naman ako kahit papano. Kasi... yan ang panigurado mga talaga. We are back into the game. Kidding aside, let's have a clear breakdown of this game, no? So, it's a pretty standard lineup. Pero, I just want to retract yung sinabi kong walang kakaibang picks dito. We have the Lancelot, no? So, side ng upper level. There's actually an observable popularity on the Lancelot, ha? Sa running meta rin natin. Just because okay din yung entrada niya. And the funnel track tactic favors him a lot. Pero, still eh, is that enough to really tag this Kimi? Kasi yun din yung prowess ng Kimi dati nung umentrada and nawala nga sa meta dati yung Lancelot, di ba? One of the things na gusto mo kasi sa Lancelot dito is pwede mo siyang i-run na kahit wala kang Purify. And may matatamaan dito, Haze with that. And Unseen dito will be the first blood of the game. Chu dito on the other hand, talaga nakipaglaban siya dito kay Heath. Heath staying alive, pero Kimi dito and the others, tumatak mo pa rin. Haji Z! Now, that was unfortunate. Yeah, that was really unfortunate. Actually, yung trap na yun, nag-miss na yung initial target niya. But upon the flicker, that was the slow from the trap all. Sayang. Hassle, no? Well, 2-0 dito. Ang laking kuha ngayon ng SGD Omega against upper level. And that actually is spirit-breaking para sa kanila. Mm-hmm. 2 kills going to the side of SGD Omega. I don't think it will hurt level at this stage of the game. As long as hindi si Chu yung namamatay dito, it's going to be good naman for you level. Pero kapag kamamaya, nakuha na ng SGD Omega dito yung items nila, they are 100% gonna go for Lancelot. Kasi si Lancelot, sinabi nga natin kanina, kaya niya tumakbo without a purify. Ang problema lang kasi kapag nahuli mo ang isang Lancelot, parang doon na agad nakikita kung may itatagal kayo sa laban. Kasi without a Lancelot, medyo game yung kanilang buhay dito. Yung damage output nila kasi funnel pa rin tayo, di ba? Yes, yung Lancelot pa rin yung funnel hero mo eh. So, ayun yung problem dito. You lost the damage, you lost your investment, and that is not good. That was the very easy pick there against the Valier. Alam mo, secret dito, grabe yung trabaho ah. Nakikita mo dito kung last insanity will be pop, pero mawawala din agad kasi yung armor napakababa na. And Lancelot, they are just limiting kung ano yung nagagawa dito. Dev going in. Tignan natin kung ano pinasok nila dito. And SGD being very, very aggressive. Killing spray dito para kay Haze. And Haze doing a lot of work for SGD Omega. Shin, paano nangyari doon? Actually, hindi ko alam kasi yung entrada doon ni Dev, it is really unnecessary. They have the numbers, but no last insanity. Was used defensively for that fight. Hindi naman nila kailangan tumalun doon sa totoo lang. They're in between the turrets. Kailangan huminga dito ng upper level, no? Ewan ko kung MPL playoffs jitters lang to. Wala na nga tayo sa stage mismo, mga tol, no? Talagang we are playing at the comfort of our homes. But this mistakes being committed on by upper level is not good. There was that attempt to go for the steal. This is good at least at nakuha pa rin ang funnel nila yung turtle. Pero nakukuha din naman ang funnel ng kabila yung tower. Ako, may naniniwala kasi ako para magamit mo yung pagiging promo. Dapat talos lahat ng galaw mo pang YouTube eh. Pero tingnan natin dito. Toshi, onto the top lane. Lancelot will get that kill. And you level dito, hindi sila tatamad-tamad. Kung ano yung binabato sa kanila ng SGD Omega, yun din ang binabato nila pabalik. At least may kuha. May kuha yung bawat isa. Pero still, in terms of turret, in terms of pressure, that's still on for SGD Omega. You have to take note of how low the turret is for the top lane side. They can actually pick up Kenji dito. Pero of course, pinatapos ka, he roll away. Nako, umikot ka dito sa secret, mga tol. And that's gonna be Kenji saying his goodbye. Habol naman, at isang may makuwang patay. Yung silina natin under the turret, jumabundol. Si hit dito, may arrow pa sa likod mismo. Ni Valir ka agad, torchback ginawa dito ni secret habang nagtatago yung dalawa onto that blue side. Onto that purple buff brush, and still it allows Haji Z to hug this turret. They grabit, nawala yung minions, buti na lang. Pero mukhang makukuha pa rin nila yung mid. Walang extra na galaw dito na ginagawa yung SGD Omega. Kung mapapansin mo,
pwede nila pasukin yun. Pwede pumasok si Haji doon with the Kimi. Kaya niya mag-takedown ng kahit ano. Pero alam ni Haji kung anong kailangan niya gawin. Kailangan ko tumulak. Kailangan ko paliitin yung mundo ng yung level dito. Basic lang naman eh. Kasi hindi naman kailangan ng kills eh. If you're gonna go for a Kimi, mas priority mo yung kills. Yung turrets, not the kills. The turrets pala, not the kills. Yun talaga. And Ajis is doing a really good job on that one. Ito nga, debate na lang to eh. Hindi naman to talaga kailangan gawin ng SGD. Pero alam ko kasi nila yung turret sa top, hindi na yung de-depend sa kanang upper level. Mm-hmm. Kaya pinabraso nila yung PNK doon sa may top lane side. That way, they can take other fights just so the pressure still doesn't stop mula dito sa SGD. Min, alam mo, ito yung galaw ng SGD na alam mong pumapabork sa kanila na kapag hindi mo napigilan at hindi mo sila nabigyan ng kahit anong problema, tutuloy-tuloy ito. Ganito yung galawang Triple H men, si Hit, si Haji, at si Haze. Silang tatlo, itong tatlong to, napaka-disastrous ng nation na itong tatlo na kapag ka nag-online sila, alam mo na kung ano ang dapat mong gawin. Yeah, parang it's settings. Always a disaster tol kasi laging yung upper level na papuwersang kumuha ng laban nang walang last insanity. Mm-hmm. Just like, abol kay Hit. Naku, hindi pa yata makang mag-iinit ang paril dito ni paring ka, no? Ati PK, pero ayun, nakagip naman. Dumungaon doon sa bato ng Grak ngayon. Pero ibang klase na gaganap dito sa may bandang taasan. Unstoppable, tol. Ginawa ng silina natin na napatay naman na shutdown naman dito ng upper level. Still, they were able to get an they were able to answer SGD Omega, but at what cost? It is gonna be a 4-4-2. Si Kimi, hinabol ng sweet saw, pre. Sweet saw. Kinagat si Dog Whisperer, okay. Tapos, anong nangyari pa doon, nakuha si PNK. So, that was a bit disastrous for the side of Ulvl. They really just wanted to get some kills para kahit papano yung mapigilan yung tempo ng SGD Omega dito. But the thing is, yes, may 5,000 gold dito na meron yung SGD Omega. So, hindi talaga magiging madali. You have to be safe. You have to know your fights. Oh my God. No, na-burn dito ka. Di ko pa yung ultimation. Tingnan mo yan, mga kaibigan, na ginagawa ngayon. Hey! Mga dragon ay paparating there sa my top lane side natin. And now we got here, Dev. Dumudulong-dulong na lang palayo dito. Pabalik sa kanyang base. And now, let's see here. The jumping down intimated by Toshi. First, the flicker out mula kay Unseen, kay Escanor. Di na mahalaga yung tol kasi bangsak ngayon ang habol ng upper level in terms of gold, in terms of turret, and in terms of map control. At mga dragon ay paparating. Noong una ko na rin yan, kitang-kita ko na si Mike Cosette at si Abba doon nagsama. Ibang kalibre yun, tol. OG kung sa OG yun. Men, alam mo si Mike Cosa, yung mga kanta pa nun, yung ano, halikan at pasukin natin ang mundo ng laro. Pinasok niya na nga talaga yung mundo ng laro, pre. Hindi lang buo kayon. Alam mo tol, kasi ano, tol? Karamihan kasi ngayon puro pa TikTok na ang forma. Pero dati, yan si Mike Cosa, yan yung mahilig sa babaeng lalaki pumorma. Batik yan. And let's see here, hindi nakatake si Dev dito. Hinapon na lang ang araw sa likod niya. Habang makikita mo yung ginagawa ng ating demonyong Kenji na may araw. Hindi humagip. Mula kay Unseen naman, maliit. Ang actually kulak na gagawa dito ng upper level and even the gap that they're trying to make it. Lahat yung takas nila din na kompleto. Ayun palang dumating si Escanor. Biglang may ginamang pahabol pa dito si Cho ngayon. Let's see kung mer magagawa din yung aso dito ni Paring Q pa. Escanor, hinabol tol. Kenji naman and want some more, pero hindi na rin. That would be it for that fight. At least, hindi pa daw ng upper level in terms of fight, but in the map, in terms of objective, they are. Tandaan mo, pre, ang isang kanta, ang asukal sa mundo kong mapait. Yun yung asukal sa mundong mapait ng Ulvl. Nakahanap sila ng kahit onting breathing room and doon, dito yung tempo ng SGD Omega na makikita mo na medyo magle-lessen yung lead papunta dito sa kanila. And eto ah, Popol Coop dito nakuha niyong Thunder Belt. Mas nagiging nakakatakot na yung yes. PNK sa ngayon. Nararamdaman yung PNK actually dito. Lalo na pag pinalabas si Cupa tapos naka-activate yung ultimate niya, no? Pag galit na. Alam mo, ganun talaga. Ano pa ba mga kanta ni Mike Cosa? Nakalimutan ko na ako eh. Yung kay Abba dun kasi medyo delikado yung mga kanta nun eh. Naalala ko yung isa dun eh. Sino? Norem? Bantayan natin ha, bantayan natin. I do feel na hindi ganun, it is totally understandable. Habang tumatagal ang game, hindi naman ganun talaga kadali tumulak sa kalaban. And the Kimi does follow, ha? The Kimi does follow in terms of damage. No? Yeah. And kung ganito si Chu,
Maybe he's able to get some tag there. That was a nice dance around, pero ganda na pabundol na ginawa ni Hit. Kumuha siya ng cut, tol, habang binigisi naman yung Lord ngayon ni Paring Kenji doon. And let's see here, Hit agad, pinompyang dito, bato, sumama ka, bato malang yung ginagawa. Secret naman, torching back kung anong abate yung ginagawa. Ni Toshi doon, also the top lane side, it doesn't matter though, still the pressure manifests itself against the upper level as SGD takes it. Galawang marksman pa kan si Toshi. Well, I mean, mage ka na. Mage ka na, pero galawang marksman pa rin yung ginagawa mo. And this is really efficient for the side of SGD Omega. Kumuha sila ng isang mage at hindi nila iniisip na mage ka kaya sumama. Ang ginagawa nila dito, utakan natin yung mapa kasi hindi naman talaga wala naman talaga sa kanila yung buong lead eh. Right now, they have the Lord on their side. Pero kasi medyo magiging madali lang yan para kay Popol and Kupa, pati ito si Lancelot na kibagin yan. Kasi yun yung pinangahawakan dito ng U-Level. Maganda yung wave clear netong team na to. Totoo, wave clear eh. Malinis mula sa kanila eh. Ang problem sa kanila yung flank, no? Kasi laging rewarding yung flank na nagagawa ng SGD Omega. Every time may cutscene, tinan mo ginagawa ni Hit. Pumupunta sa Gedli para makakuha ng attention, para maalis yung tulak at bawas doon. Again, the Lord. Mga kaibetters, it's gonna be the crowd to scare you, pero amidst all that, it will be on Toshi. Marksman nga ang galawan. Tumulak dito sa may bandang gitnaan. Tapos sa may pinakataas naman, ang gandang ipit. Ang daan ng kanyang benda sa katawan ay pupunitin na secret channel. Last ginawa sa hangin, mga kaibigan, at wala din. As you can actually see how SGD was able to take what they can against upper level. They defended that gracefully. U-Level dito showing signs of life. SGD Omega, on the other hand, they know na merong timer na nagtitik para sa kanila dito. What is that number? Hindi expiry ang dapat tawag dito kay Kimi na nag-expire yung power spike niya. Meron kasi tinatawag na best before, pre. Ano yung best before naman? Di ba merong expires on tapos best before? Yung best before kasi, pwede mo pakainin kahit papakano. Yung expired na eh. Pero meron pa rin naman lakas yung Kimi. Pero best before lang siya. Dito sa oras ito, sabihin natin, best before 10 minutes, 11 minutes, sira pa rin. Kasi hindi na ganun ka. Hindi lang siya, hindi lang kasi talaga pang best before dito eh. No? From best before, men. Tatanda mo. Pare, in terms of kill though, ha? May habol na dito yung upper level. That's the thing, no? Actually, just a catch on the Kimi. A very clean clear up lang against the backline here of SGD Omega could actually allow upper level to at least get on the bright side of this running game eh. Yun lang eh. Ang problem yung sa tanks eh, sa usapang tanks parang hindi nila na ma-manage to. And even Deb here, man, 164 on that Kufra, that's actually curting to become bronze tier sa post-game natin. Pero alam mo, man, as long as nagagawa niya yung trabaho niya, kahit mag-bronze siya dito, okay lang eh. Ito si Heath na pilitan gumamit ng wild charges to get away. At Deb dito na nasa tama yung kanyang idea. If he pulled that a bit too early, sabihin natin, he could have caught someone doon, pero tinamaan siya ng pana. And right now, they're just protecting everything. U-Level dito, hindi to bagong tugtugin. Lumang tugtugin na to actually. Na nandyan sila sa torrent nila, niyayakap nila yan, at dinipensaan nila yan ng buhay nila. Ramdam mo yung pressure talaga, tol. Wall, tapos may arrow, kahit ano na lang. Not to mention the racket na ginagawa ng Kimi dito on top of the autos that they can deal with. On top of that, ang ginagawa din dito, nagpa-pressure lang sa side lane. Clear up na lang si side lane si Kenji. Kasi alam naman ni Kenji na, sige, hindi na namin ito matulak ng malinis, pero at least pwede naming diinin ang laro agad sa kanila. Tingnan natin, may gera dito ha, bandang taas, brothers. Nagkaroon ng ambaan pero hindi sila magtutuloy, and that is a very good move coming out from U-Level. Wala sila sa pwesto doon, and yung fact na pinag-disengage sila doon ng SGD Omega might actually cost them in the late game. Ito yung difference ng both teams dito. Ngayon, medyo may control yung U-Level sa may base nila. So ibig sabihin si Chu dito, pero tinamaan siya dito, Cyclone Ali there. And look at this, tignan natin kung makakatakbo siya dito. And the ultimate will be there to actually take down Kimi. Pero the Winter Truncheon will be activated. Last ditch effort, mga kaibigan, para kay Chu. Pero hindi lulusot, Chinbu. Grabe si Hit, tol. Grabe yung game sense ni Hit, ha. Akala ko ang ganda na ng rotation na ginawa ni Chu doon, na actually pumunta doon sa may top lane side rush para mapaghandaan yung pagbalik, pagpunta sa Lord, pag-rotate sa Lord ng SGD Omega. Pero sa alip, naikot
Na-predict yun ni Hit, nirot Titan ni Hit, tapos na-follow up pa ni Hayes. Tol lang araw, grabe. Ang ganda ng basa. Secret here. Nako, mababasa siya. Buhay yun nawala. Let's see here. Kenji naman sa gitna as he will be glowing through them. Secret dito. Todo kahit back. Bigla na lang. Merong bumakstab na si Lina sa kanyang likod. Yun nga. And let's see here. May shield ba? Let's see kung merong last insanity siya sa mga hindi na yun, tol. That's it, ladies and gentlemen. Secret will be slain. Binundol dito ni paring Hit. And that leaves freedom for the members of SGD to easily take this lord. Then again, Shinbu, buhay na dito si Lance. Hindi magiging easy basket etong lord na to. Kapag may buhay na may retribution dito sa may laban, nandito sila sa may pinakagitna, tinatangki nila isa't isa. Toshi dito with the ultimate and Kufra will go down. Mga kaibigan, Unseen Escanor, lumalaban pa talaga sila dito. But right now, tumba! Oh, halos lahat ng members dito. Joe will be the next target and that is going to be a wipe for the side of SGD Omega and that might be the game, Shin. Oh my god, man, that was a purely executed retaliation against SGD. They can actually answer for that one. Pero you can actually see how members of upper level in the front line at yung matitira nilang mga membro is melting mula sa abante ng dragon na paparating. And late dumating, tol, si Chu doon. This is gonna be a bonus round. Secret won't be anymore a secret as he is wiped out by SGD Omega. This game 1 against upper level. And let's not sugarcoat it, Shinbu. This is an unexpected thing na manggagaling sa SGD. SGD, they've been very inconsistent